Welcome back sa ating channel. So ngayon tuturuan ko kayo kung paano magtanggal ng watermark sa Kinemaster. So wala nang patumpik-tumpik ka, simulan na natin. So una kong papakita sa inyo kung paano, kung ano yung itsura ng Kinemaster na may watermark na dinownload natin sa Play Store. So hanapin muna natin dito yung Google Play Store. Ito, pindutin mo yan, tapos type lang natin yung Kinemaster. So, ito na yung Kinemaster, install natin. Tapos, tignan natin kung ano yung magiging kinaibahan. So, ayan, downloading. Pantayin lang natin siya ng mga 20 years. So, ayan. Downloading pa rin, ang tagal. Ay, napunta sa Canva, hindi tayo dyan. Balik tayo sa Kinemaster. So, ayun na, ang tagal na. 20 years talaga. Sa sunod na mga video natin, tuturuan ko naman kayo kung paano magtanggal ng watermark sa ibang app na ginagamit natin sa video editing, lalo na kung ikaw ay nagvo-vlog. So, ang tagal talaga. Antayin lang natin saglit. Ano? Bilisan mo. Ang tagal. 46. 48. So, ayun nga. Kagaya ng sinabi natin. Nako, kanina 20 years. Ngayon, magiging 50 years ata. So, ayun na. Kalahati na. So, syempre, ayaw kasi natin mag-edit na may watermark. Kasi mukhang hindi naman natin pagmamay-ari yung video. Kaya, gusto natin tanggalin ito. So, ayan. Itong Filmorago na nandito, pwede din natin yung gamitin pang video editing. Tapos, ito din yung Power Director. Pwede din yan. Ginagamit ko rin yan. So, ayan. Malapit na. 80% na. Marami pa ditong mga video editor. Hindi ko pa natry yung iba. Ito pa lang. Kinemaster, yung Power Director, at saka yung Filmorago. So, ayan. 90% na. Malapit na siyang matapos. 96, 97, 99. So, ayan na, installing na siya. Wait lang ulit natin. 1 year na lang, matatapos na. So, ayan. Pwede na natin siyang i-open. Open na natin. So, nandito na tayo ngayon sa Kinemaster. So, tignan natin yung sinasabi kong watermark. So, ayan. Start. O, bakit may ganito? O, hindi natin yan. Wala tayong pipindutin dyan. Cancel lang natin. X mo. O, remind me later. Kahit hindi naman talaga. Cancel lang natin. So, ayan. Nandito na tayo sa homepage ng Kinemaster. Kunwari, gagawa na tayo ng video. So, ito pipindutin natin. Tapos, 16 by 19. So, ayan. Maglagay muna tayo ng isang kahit anong image dito. Halimbawa, itong picture ng asawa ko. So, ayan. O, nakikita niyo to? Nakikita niyo ba to? Kinemaster, meron siya watermark. So, ayaw natin ng ganyan, hindi ba? So, tatanggalin natin yung watermark ng Kinemaster. So, exit na tayo. Tapos, delete lang ulit natin siya. O, nasa na yun. Ayun. Delete lang natin siya. So, ngayon pupunta na tayo sa pinakaantay nyo paano talaga matanggal yung watermark ng Kinemaster. Punta ka lang dun sa kahit anong pwede mong pag-downloadan. Anong tawag dito? Yung pwede kung anong ang tawag dun? Basta, ayun, dito sa Google Chrome. Ikaw maisip kung anong tawag. Punta ka lang dito sa Google Chrome. Tapos, type mo dyan, dito, AC Market. Yan, AC Market. Punta ka dyan sa AC Market. So, ayan, nandito ka na sa AC Market. Pindutin mo yung download now. Ito may nakagay, this type of file can harm your device. So, you want to keep AC Market .apk anyway. O, okay mo lang yan. Wala namang mangyayari.
So, ayun na naman. Downloading file. Oh, meron siyang 23.91 MB. Oh, antayin na ulit natin kung kailan siya matatapos. Tingnan natin. 3 minutes left. Sobrang taga. Nako, bilisan mo. Ang bagal talaga ng Wi-Fi. PLDT, my goodness. Bilis-bilisan naman natin, oh. Konting attention naman. So, ayan. Malapit na. Antayin lang natin siya. Tignan natin muna yung mga laman ng Easy Market na to. So, ito yung mga features niya. User-friendly daw siya. Super fast speed. Warm community. Secure. Awesome rating worldwide. So, ayan. Mga ganyan-ganyan. Mga panong ek-ek. So, ayan. Ano na? Kalahati na. Malapit, guys. 10 more years at patatapos ng ating downloading sa Easy Market. So, ano na? Maganda dito sa Kinemaster. Mas gamay ko siya kaysa sa ibang mga video editor kasi mas madali siyang pindot-pindotin tsaka mas feeling ko mas malinaw yung ano dito. Yung pagda-download, mas mabilis ang pag-export ng video. Kahit i-low mo siya, yung pinakadulo, HD pa rin yung lalabas kapag in-upload mo yung video mo sa YouTube. Kaya, bet na bet ko talaga tong Kinemaster. At inaral ko talaga kung paano matatanggal yung watermark dito. Kasi nung mga unang video na in-upload ko sa YouTube channel ko, may watermark. So, syempre, tsaka naman kung may watermark, mukhang hindi ko naman pag-aari yung video na yun, kahit ako naman yung nag-video, diba? So, tinanggal ko, pinaral ko paano ko siya tatanggalin. So, ito na, malapit na siya matapos, 7 seconds. Okay, open natin. O, install. Installing na naman. Pangan mo lang, malapit na yan. Okay, open. So, nandito ka na ngayon sa AC Market. I-okay mo lang din yan. Allow. Ta-da-ding! Okay, nandito na tayo. O, para din siyang Google Play Store. Mga dina-download na ng mga kung ano-anong app. So, type natin dito sa search para mas mabilis. Kinemaster. Ayan. Tapos, eto nakikita mo to. Pindutin mo yan. Tapos, piliin mo yung pinakamababang version. So, itong pinakamababang version dito, itong 4.7.6.11.11.11.902.gp.gp. Ganun. So, ako yan ang pinipili ko, yung pinakamaano na version, mababang version. Kasi para talagang dumikit siya sa phone. Kasi pag tawag nito kapag yung pinakamataas ang pinili ko, pinipili mo, ako kasi na-try ko na yun, hindi siya kumakapit o hindi siya nag-i-install. So, eto, kagaya nga na sinabi ko, kung yung pinaka-lower, lower version, o yung pinaka-dati pang version, lumang version, ganyan, mas mabilis siyang na-i-install. At saka, kahit lumang version siya, effective pa rin siya at wala namang pagbabago sa performance niya. Ganun pa din. So, ayan. Nasa kalahati na. Huwag kang tawag ng tawag na sa film ako. So, ayan. May umiksena pa. Antayin lang natin matapos. Ayan, malapit na. So, ayan. Doon nilang kayo sa loob. So, ayan. Malapit nang matapos. Tayo sa kwarto, maingay kasi natin tunog ng aircon. Ayan, tapusin lang natin. So, ayan na.
For your security, your phone is not allowed to install unknown apps for this source. So, punta ka sa settings, tapos allow, tapos ano na, o yun na. O, balik na ulit tayo doon. Install. So, ayan, installing. So, dito, mabilis na ang lahat. Pag nandito ka na, o ayan, di ba? Kaya sinabi ko, mabilis na ang lahat. Open. So, tingnan natin kung mawawala na talaga yung watermark dito sa Kinemaster. So, pindutin natin itong allow. Pagaya ka ganina, allow. So, remind me later. Cancel. O. Andito yung ginawa natin kaganina na video kung saan may picture ng asawa ko. Ayan. O, nakita nyo ba yung dito? Wala na watermark. Yuhu! Wala nang watermark. So, pwede pa tayo magdagdag. Ano pa kaya? Picture ulit. Bawa ako naman. Kunwari, ito. Yan. Hindi pala ako yan. Siya ulit. So, nakikita nyo ba yan dito sa upper right side? Wala nang watermark. Okay. So, ayun na po. That's it, guys. Sana meron kayong natutunan sa ating muling video. Susunod naman ay tutorial para sa Power Director. Thank you. Enjoy. Sana may natutunan kayo. God bless.